Patuloy sa ngayon ang pagpapalakas ng partnership ng Amerika at Pilipinas dahil kinukonsidera nila ang ating bansa bilang importanteng parte upang mapigilan ang China sa mga pagbabanta nito sa Taiwan pati na rin sa buong Indo-Pacific region. Nitong nakaraang taon lamang, nagbigay ang Estados Unidos ng nasa $100 million bilang suporta sa AFP Modernization Program at nasa $66 million naman upang i-upgrade ang mga pasilidad sa military bases ng ating hukbong sendatahan at mag-umpisa ang konstruksyon ngayong taong 2023. Mismong si US Defense Secretary na si Lloyd Austin ay pupunta din ngayong Linggo sa Pilipinas upang makipagpulong kina Presidente Bongbong Marcos pati na rin ang iba pang opisyalis ng hukbong sendatahan upang mas mapalakas pa ang defense partnership ng dalawang bansa. At bilang parte ng pagpapalakas ng kanilang ugnayan, gaganapin ang sinabing pinakamalaking military exercise sa pagitan ng pwersa ng Pilipinas at Estados Unidos at gaganapin ito sa home province ng presidente na Ilocos Norte. Ayon sa tagapagsalita ng hukbong sendatahan ng Pilipinas, nasa 16,000 sundalo nang magkasamang pwersa ng Philippine Military at US Military ang ipapadala sa military exercise na gaganapin sa mga susunod na buwan. Sama-samang pwersa ng Army, Navy at pati na rin ng Air Force ang matutunghayan sa nasabing military exercise at ibibida ng hukbong sendatahan ang mga bagong assets nito na nabili ng Pilipinas sa ilalim ng AFP Modernization Program. Dito umano masusubok ang kapabilidad ng mga bagong assets, kaya inaasahang isasama dito ang bagong Sabre Light Tank galing Israel, ang mga Atmos 2000 self-propelled howitzer ng Army, ang T-129 attack helicopter ng Philippine Air Force, at umaasa tayong isasama din pati ang Spider Missile Air Defense System. Dagdag pa ng tagapagsalita ng hukbong sendatahan, full battle test ng magkasamang pwersa ng Amerika at Pilipinas ang kanilang gagawin sa papalapit na military exercise sa Northern Luzon at malapit sa border ng Pilipinas at Taiwan. Nakatuon din sa coastal defense at air defense ang pagsasanay, kaya inaasahan din na ipapadala ng Estados Unidos ang kanilang M142 HIMARS na isang multiple launch rocket system at ang kanilang Patriot Surface-to-Air Missile System na pangunahing air defense system ng Amerika. Inaasahang masusubok na rin dito sa wakas ang ating Spider Surface-to-Air Missile System na pinakaunang missile defense system ng bansa na nabili ng Pilipinas mula sa Israel. Napakalaki din ang gagawing mga operasyon, hindi lang dahil sa 16,000 sundalo ang kasali dito, kundi dahil na rin abot hanggang sa mga isla ng Batanes at tapari ang mga exercise na kanilang gagawin na nakatuon mismo sa China at Taiwan. Mismong si Presidente Bongbong Marcos na rin ang nagsabi na nakakabahala na masyado ang tensyon na nangyayari sa pagitan ng China at Taiwan itong mga nakalipas na buwan, kaya pinapaigting ng Pilipinas ang military cooperation nito sa Amerika. Pati na rin umano ang Pilipinas ay hindi nakakaligtas sa agresibong galaw ng China dahil patuloy na hinaharang at inaapi ng China Coast Guard ang ating mga mandaragat sa ating teritoryo mismo sa West Philippine Sea. Ibinunyag din ni Presidente Marcos na mayroong nakalatag na plano ang Philippine government sa pag-evacuate ng nasa 150,000 na mga Pinoy sa Taiwan kung sakali mang lusubin ng pwersa ng China ang bansa. Malaki umano ang banta sa Pinas kapag tuluyan ang pinasok ng China ang Taiwan, kaya nakikipagtulungan ito sa Amerika, Australia, Japan at South Korea. Ngunit hindi umano papayag ang presidente na maglagay ng base militar ang Amerika dito sa ating bansa dahil labag umano ito sa konstitusyon ng Pilipinas. Sa ngayon, papayagan lamang ng gobyerno na makigamit ng mga pasilidad sa loob ng Philippine military bases ang US forces, pati na rin ang pag-imbak ng kanilang mga armas at equipment.